Ang Negros Oriental ay napaliligiran ng malawak at nagtataas ang kabundukan sa kanlura. Sa ilalim ng mayabong nitong kagubatan, nagkukubli ang samot-saring buhay ilang at iba't ibang anyo ng kalikasan. Gaya ng nakamamanghang mga talon, kuwebang hitik sa yamang mineral, at mga lawang pumapagitna sa matatayog na anyong lupa. Tahanan din ng Negros Oriental ng pinakamataas na bundok sa Visayas, ang Mount Canlaon na isang aktibong bulkan. Mula sa kabundukan, taglay din ng Negros Oriental ang mahabang baybayin at malawak na karagatang katatagpuan ng maliliit na isla, tulad ng Apo Island. Makikita sa timog silangang bahagi ng probinsya, isa ang Apo Island sa masasabing yamang maipagmamalaki ng Negros Oriental. Madalas man na pagkakamalang bahagi ng Dumaguete City, ang isla ng Apo ay isang island barangay na napabibilang sa bayan ng Dawin. Yung iba, akala nila sa Dumaguete. Akala nila yung Cebu. But ang totoo talaga, ang Apo Island is under Dawin Municipality. So under Negros Oriental. Sakay ng demotor na bangka, halos 45 minuto na paglalayag ang tatahakin upang marating ang isla. Ang kabuuan ng isla, binubuo ng humigit kumulang na 70 hektarya ng kalupaan. Habang tinatayang 106 na hektarya naman ito, kakikitaan ng mga coral reef. Noon, pangingisda ang pangunahing hanap buhay dito. Ngunit nang makilala ang isla ng Apo, dumago ang industriya ng turismo sa isla. Turismo na ang naging pangunahing hanap buhay ng mga naninirahan dito. Majority livelihood is fishing. But it turned out during the when the tourism bloom, nag-shift yung livelihood ng mga fishermen into tourism. Ang number one dito yung diving site talaga. The whole Philippines or the whole world, ito talaga ang pinaka-best diving site. Pagdating sa mga coral reef naman, number one din itong Apo Island. Noon na noon ang Apo Island sa the whole world, sa mga Asian countries, international. Bukod sa pagiging kilalang diving site, isa pa sa mga water activity na kalimitang ginagawa ng mga bumibisita rito ay ang snorkeling. Ang snorkeling, or yun po yung gumagamit tayo ng mga snorkeling gears, as gaya po nung nakikita niyo sa likod natin. Gamit ang snorkeling equipment, maaaring mo nang makasamang lumangoy ang nilalang na pinakadinarayo rito. Nandito po tayo ngayon sa Turtle Interaction Zone ng ating isla. So yun po yung pinakahina-highlight ng Isurga, entirely Apo Island. Meron po tayong dalawang breed ng turtles na meron dito sa island, no? So yun po yung Green Sea, yung kumakain mostly sa mga lumot, sa mga seaweeds, sea grasses. Tapos yung pangalawang uri ng turtle naman natin na makikita dito sa island, yun po yung hawksbill, yung parang tuka po ng uwak. Kumakain po sila mostly on remains ng corals, jellyfishes din po. Kaya naman hindi na pinalampas ng aming grupo ang pagkakataong masilayan ang pinagmamalaking pawikan ng isla. Suot ang ilang safety and snorkeling gear, pinangasiwaan at pinangunahan ng grupong Apo Island Snorkeling Equipment Rental and Guiding Association o ISERGA ang aming pagsisid. Bukod sa mga yamang dagat, mayroon pang ibang aktibidad na maaaring gawin sa pagbisita rito sa Apo Island. Maaari rin ditong mag-trekking patungo sa kanilang mga viewing deck upang masilayan ang magandang tanawin at topografiya ng isla. Maaari rin bisitahin ang lighthouse ng isla. Sa buong Pilipinas o sa buong mundo, na iniimbitahan ko po kayo na bumisita at ma-experience nyo ang ganda ng nature or underwater scenery at the same time yung ating kabundukan dito sa Apo Island kasi napakaganda po talaga. Ini-encourage ko po kayo na pumunta dito. Hindi lang po kayo makatulong sa ating mga lokal na mga tao na nandito. Meron din po kayong matutunan kung paano po poprotektahan, pinapangalagaan yung mga
natural or mga marine organism at iba-iba pang mga hype na nandito sa isla. Unlad, Pilipinas.